na may bright spot naman. Bukod kay Almazan, tumutulong na itong si Razonable. Yes, that was a good change for Coach Rod. Uh-huh. Na pinasok niya si Razonable as an open spiker. Because matapang tong si Razonable. Ito na siya. Kakasabi lang natin. Ooh. Too strong. Pero too much power on that strike for Razonable. Yeah. Pero makikita mo sa mukha nila, nobody's, you know, down dahil sa error na yon. Because the set is just starting and siya mismo, babawi ako. Sharp serve unleashed. Razonable from the other side. Rica Blanca with a swing. Grabe yung palo ni Raisa Rica Blanca. Ano mo, mahirap talagang basahin yung mga lefty eh. Yung iba yung trajectory ng bola nila, iba yung target nila. So, and she's using that to her advantage, lalo na napakalaki ng gap sa blockers. That's right. Itong si Rica Blanca, yung frame niya will, you know, is the indicator of how she spikes the ball. Then, lucky kasi yung frame niya. So, yung pectus niya, di ba yung pitik niya, you know? Yes. Medyo na mahaba lang talaga yung kanyang attack doon sa last na yun. Kasi meron mga spiker chest na solid talaga yung approach eh. Yung talagang may brasong kasama. Yeah. Ito, parang latigo. Yeah, it's a whip. It's like a whip, yeah. Ong. Umapas. Goal choosing Rica Blanca. Naandoon si Almazan. They go to Razonable. Of speed will be popped up. Ong. Denied. De La Cruz. Through the block. For Anet. That was Garcia. Yeah. That was Garcia. Nagpalit sila eh. Mm. Tignan natin to. Frian making something happen in that sequence. That was a high set, high give. No problem for Garcia. Canto na serve. Villena with a lefty push. And Jaja will score. Yeah. Medyo yung coverage, yung pop-up ng bola na yun. Good discarte by Jaja Villena. So Razonable at the service line. She has shown promise ever since replacing Krija Reyes in that set number two. And as I say that, she commits the error. Yeah. Alam mo, we should stop. We should stop. Yung binuburi natin yung mga players na magsa-serve pa lang. Pagkatapos na lang, pag na-attempt na. Nicole Ong. Again. Is a wall today in front of the net. Almazan! Baba. 5-2 for Mapua. Medyo straight to the net talaga yung palo niya. Hindi niya hinabaan. Because ang reminder lagi ng coaches, pag mas malayo mo sa net, it's better kung hindi ka naman super taas tumalon. Mm. Mas magandang mahaba yung tatargetin mo para pumasok, diba? Because if it's short, ganun ang mangyayari. Kung tusok, katulad niyan, mula kay Almazan. But that time, she got the set in front of the net. That was a good example na pag malapit sa net, now, pwede mo na siyang ibaba, you know? Pwede mo nang targetin down. Yeah. So 3-5 Roxy De La Cruz on your screens again. Medyo inilabas siya kanina ni Coach Aing Esteban, and we saw that last season. Mm-hmm. Nilabas siya maaga ni Coach Aing. She was very emotional on the bench, pero pagbalik naman niya bumabawi siya. Yeah. No, Coach Aing giving her a second chance here. Ooh. That's an error on the side of EAC. So tumawid. Si Almazan. Let's see what happened here. Ruscat approaching, was on the landing. Yeah. Umasok yung paa pag-land. You know, it's a good thing na walang nangyaring injury, serious injury here.
Erika Blanca. Ex-services pa nga. Wow. Sabi niya, Chess, anong injury? Ayan, services for Rice Erika Blanca. Yeah, ginagalit niya siya eh. Do not test. That was a this sharp rookie. Serve, yeah. That was a good serve from her. Oh my God, that was straight to the head, yeah. Nakapuhunan na naman po ang EAC. They're trying to chip away. They're down by 3. And again, they haven't gotten that solid start. Yes. Katulad ng set number 1 natin, Cheska, na nakikipagsabayan pa sila sa Mapua. Yes, and they were the first one to 8 points. That's right. That's true. Papunta sa technical timeout natin. That's on the line for Rica Blanca. First technical timeout is here. It is Mapua ahead by 4. Pagbalik natin, it is going to be the report of Stephanie Benito. In people's lives. And with this show, I hope that we're able to do that even more. Definitely, sir. Sabihin ko na nga, proud ako dun sa... Ginawa niyo sa akin kanina eh. Yung naka-proud ako. Din sa... Please be careful. Ito mga sa binanggit mo, sa mga binanggit mo. Nag-cover siya ng Chess noon. Challenge kayo doon yun. With Eugene. Yeah, Gia. Pero practice na, di ba, ng online Chess? Naglalaro. Guys, we were doing that online kasi pandemic yun eh. Nag-commentate siya noon, virtual ah. Rod Palmero is displeased by how his team's been acting or playing today. Kaya nga unang sabi ni Coach sa kupanan during timeout, eh bakit nagpapamigay kayo ng bola? O ng puntos rather. Pinaalalahanan daw niya ang kupanan to not feel any pressure and to just focus on the system thought. Pero parang hindi daw nagde-deliver ang kanyang kupanan. Kaya ito ang gusto niyang makita para sa set na ito for his team to deliver their system. Kung pressure naman at kumpiyansa ang problema ng Lady General sa panig naman ng Lady Cardinal, simple lang ang paalala ni Coach Aying Esteban sa team. It's to keep their composure and use it to their advantage. Pero huwag daw mag-relax at maging consistent lang sa mga pinapakita. Huling sabi pa ni Coach, sa team ay angki din na daw ang third set sa kanila na daw. Ito muna sa ngayon sa magkabilang panig. Balik sa inyo, Martin and Jessica. Maraming salamat, Stephanie Benito. Kita mo yung contrast dun sa instructions sa contest natin. It was Coach Rod who is looking for his player's composure. Para sa Mapua naman, Coach Aying, gustong ma-maintain itong kumpiyansa at composure mula sa side ng Mapua. And sabi ni Coach Rod sa akin kanina, itong mga players niya, you know, hinasa niya to talagang tinrain nila at dinevelop. And not a lot of them have experience of being in high-level volleyball games before they became varsity players here for EAC. So, this is encouraging for them. Nakikipagsabayan sila against the best teams here in the league. Oof. Garcia with the attack error right there. So, dalawa na lang ang abante ng Mapua. 2 straight from the technical timeout para sa EAC. Gohol. Oh. Tinawid ni Lute. They go to Frian. Corjal with the dig. Razonable. Ball is still in play. Lute. Razonable. Oh, scores. Alex. Razonable. Razonable off the hands of Roxy. You know, you can see Roxy here using one hand na ho. Yeah. So... Oh, nice. Unable to get to the ball properly to si Roxy De La Cruz, who continues to try and bring her game back. Oh, what a sharp serve. Better reception though from Roxy. Sinagot din ni Umapas Almazan. Nandun si De La Cruz. De La Cruz from the back. Picked up. Lute. Ito with. Gohol. Oh! Manalo is denied. Rica Blanca. Corjal. Ito si Razonable. Catching the corner pocket. Sobrang sakto sa corner. Zone 5. That was a good target. Yung libero, medyo nag-iisip kung outside na ba yung palo. But you can see the libero of Mapua looking at the ball as it went inside. 4-0 run.
to equalize set number 3 para sa EAC. Garcia, that's too strong, and EAC will take the lead. That was long. 5-0 spurt for the Lady Generals in response to the technical timeout. Okay, okay naman yung set. Okay, yung offense, ano nangyayari dun? Diba, bakit tumitigil na tayo? Hindi pa tapos. Hindi pa tayo nakakuha ng dalawang set pa lang nakakuha natin. Tsagain pa natin ng tsagain. Huwag kayong magmadali. Kung nadidepensa na, di walang problema. Didepensa rin tayo. Sinatsagaan nila eh. Ditsagain din natin. Yun na lang ang labanan natin ngayon. Kung didepensa na, didepensa din natin. Labanan ng tsagato. Yes. And Coach Aying Esteban, again, nire-remind lang yung kanyang mga players dito. Tama naman si Coach na kung yung kabilang team gagalaw ng maayos, didepensahan kayo, bablocking kayo, pare-pareho naman kayo nag-training, correct. Pare-pareho lang tayo ng nilalaro ng sport. So gawin nyo din. Sabayan nyo. Yes. Good response. That ends the 5-0 run of EAC. Rica Blanca with a put down. From the back row. Good target from her. And, pero yung sequence na yun, ang dapat remisig na doon, libero. Libero na. Okay. Deadly talaga si Rica Blanca pag ganun yung buwelo niya. No? Uy! Pasok ni Razonable. Garcia. Loot to the back row! Masyado malakas para kay Almazan. So Mapua with two quick ones. May gigil yung palo ni Almazan and she's gonna be replaced. Entering for the first time, itong si Orendain. Ano-ano kaya niya si Orendain, di ba? I was thinking that as well. Magkamag-anak kaya sila? Mahira yung ganyang pangalan eh. Sa volleyball pa. Yes. Regalo kaya? Hindi. Tatawid ni Ong. Razonable. This is a pass to Garcia. Good defense by Orendain. Razonable. Sobra ulit. And it's those transition plays, those broken plays. Yung energy, not energy eh, pero yung power level. You know, instead of just hitting it as hard as you can, kailangan mo mag-target. Time wasn't the right target for Umapas as that one went straight to the net. Yes, another error for the Lady Generals. Na, ito na naman, dahil sa three errors na yan, 3 points na ang lamang sa kanila ng Lady Cardinals. Yung 5-0 kanina ng EAC, sinagot ng 4-0 netong Mapua. And that's a sharp serve by Tere Manalo. Razonable off the block. And of course. Yeah. That was a better hit from her. Alam mo na pa ko, no? Pag na-block her, medyo ma-outshake yung palo. So, talagang pina-factor in niya sa palo niya is always medyo blocker. Gusto niya meron siyang kasabay, ano? Yes. Dadaan sa kamay niya. Alam mo si Razonable, pag tinanong natin siya, sa job ba yun? Stand-down pass. We see a service ace from Rhea Pagalona. This has been rare for EAC in this match. Especially since no middle blocker pa rin. Middle blocker pa rin to, no? Yeah. But, you know, we have a misconception. Para sa akin, misconception yun na ang middle blocker is medyo mahina mag-serve. Because in today's time, hindi na yan totoo. Gagaling na rin. That was a check. Check ball. So it's Greg Garcia. Able to score on the check. Yeah, pero as you can see sa kanyang mukha, parang she was not happy about that. Eh. She wasn't satisfied with her approach. Pag tinanong natin si Razonable mamaya, kung matatanong natin, ba, sa Java yung konting stare down, sasabihin niya, hindi po, ganun lang ako lumanding talaga. Garcia. This is a more or better attempt for her. Maybe she's more satisfied with this attack. And with a single block in front of her.
cash that one in para dito kay Frian Garcia. Loot. Razonable. Nandun si De La Cruz. Ooh, ooh. No blocker for Rica Blanca. Yeah. And wide open. Yeah, that's very dangerous. Makikita mo, baka matama. You know, the difficult thing about that, or yung pinaka-pakintuhin kapag walang blocker, is baka mukhaan naman yung teammate mo. Yeah. Ang lakas ng palo doon, Rica Blanca. Sabi niya, regalo, wala talagang blocker. Oh, good save by Basbas. Rica Blanca, bumalik. Pero off the block for Rica Blanca. That's a point for them. Second technical timeout. This is still in favor of the Lady Cardinals. Okay, so now you know us. Feeling ko naman yung mga sports fans na nakikinig sa atin, you know, may isa na silang game na napanood na siguro lang na nandun tayo. Tayo yung nagko-cover ng game, or at least we're somehow part of the coverage. Alright, so Game On is finally a podcast. We're very happy about this. Yep. You know, we will cover, kung dun po sa Game On TV version, syempre, it's all about the NCAA. Happy 16-11 dito po sa third set natin. Chance ng Mapua para kunin ang kanilang ikalawang panalo sa season 99. Raisa Rica Blanca with 12 points across her name, powering that through two blockers. Yes, and there's two players with 12 points dito na sa kapunan ng Mapua Lady Cardinals. Ayan po si Frian, and of course, si Raisa Rica Blanca. Both Rica Blanca. First-year players. Oh, wow, diba? Yeah. Both rookies. Rookies talaga ang bumubuhay ngayon sa Lady Cardinals. That's right. Oh, wow! Alex Razonable. Yeah, medyo nagbabalikan sila ng stare down ni Rica Blanca eh. Alam mo, mas matalim pa yung tingin niya kaysa doon sa attack niya. Yeah. Pero that was, alam mo yung mga moments na talaga na overpower mo kasi yung kalaban mo eh. Yeah. You know, your hands are both in the net, pero yung bola pumasok sa kanya. That's right. You were able to get it across. Kaya talagang... Oh, ito ulit siya. Yeah. Oh! Oh. Oh. And the reaction from Nicole Ong. That was Garcia. Oh, that was Garcia. Hold on. With the stare down. Let's see. Oh, yeah. It was Freya who got it. There you go. Pero medyo sweet pa din. Parang glance lang eh. Silip lang. Yeah. Yung kay Nicole Ong pala, gumanon lang siya. Hindi pala It was more of a celebration. Yeah. Okay, Nats versus back in the game. Uy! Lakas. 13-17. Out for versus. This is the first man we've seen from Nats versus. And it's off. His serve is better. Just trying to keep it light. Tony versus Alex Razonable. This time, kanina nag-error to sa serve. 6 points off the bench. Ito, pinasok niya. De La Cruz checked. Rica Blanca explodes for that down the line finish. Lockers. Pero nakita niya na she has a space for down the line hit, and that's what she does. Such a deadly swing. Grabe. Bigyan mo siya ng magandang height sa set. Oh man. Villana. Middle attack will not work. De La Cruz. Oh, using the hands of her blockers. That was out. Oh, that was outside rather. Oh. Dumaan pa lang sa mabas. Dumaan sa na yan. So, 14-18. Yeah, Roxanne still struggling here. Roxy. Oo nga, no? Nawala sa momentum kanina si Roxy De La Cruz. Unable to get it back. Gallardes coming in to serve.
serve. Yeah, better service from her. Rica Blanca. Rica Blanca. Goodbye. Grabe to. This is a promising duo wow. for Mapua. And you can see wala talaga na sa ibabaw siya ng blockers niya. No touch whatsoever from the block. Yeah. No touch because she was above the blockers. Yes. So much potential. Itong si Raisa Rica Blanca. Omapas. Ooh, that wow. was deflected by De La Cruz. But Omapas scores nonetheless. Yung mga ganong check ball. Usually for the sweeper na yun eh. The sweeper is open spiker. There you go. That was supposed to be for Berses. Pero hinabol na din naman ng libero. So she's... Kala niya kukunin ang ate niya eh. Yeah. Binabutan. 15. Serving 19. Jump serve from Omapas. Bouncing off the net. Hannah De Guzman. It's up and alive. Almazan. Abuelo yun. Manarang. To De La Cruz. The windup was there. No the check was too long. No check. That was out once again. For Roxy. Yeah. 16-19. AC again. Knocking on the door. We'll see though if they can continue it. Oof. Oh. It's not just, you know, the service errors, but the timing of these errors is what's hurting them. Exactly. Because of that error, nasa 20s na. Ang Lady Cardinals. Oh, combination play. Been a while since huling in-execute yun ang EAC. That was on the first set pa. So they should really do more of these combination plays because ito yung mga nakakapag-confuse sa blockers. And in these moments, si George Lute kailangan ng pumorsyento dito. Of course, their best option on offense is Almazan. I said that right after the serve. Right after. Okay, so I didn't check anything. Coach Rod, pahingan natin. In favor of the Hawaii University. Ibigayin ng pagkakataon na makausad kayo na magkaroon kayo ng momentum. Sino pumuputol sa momentum? Galing nyo. Nag-insayo ba kayo niyan? Ganyan? Ha? I-grab nyo naman. Pag-aralan nyo naman, i-grab yung momentum. Wala silang kahirap-hirap. Mananalo sila na wala kahirap-hirap sa'yo. Pakinig ka kay Jaja. May sinasabi si Jaja sa'yo, ayaw mo siyang pakinggan. Pakinggan mo siya. May sinabi siya sa'yo, ayaw mo pagkatiwalaan yung tao. Point raised by Coach Rod. Katulad ng sinabi din natin kanina, sila rin lang yung pumuputol sa momentum nila with these errors. Yes. That's why yung service kasi, sabi, lagi pinapaalala ng coaches yan eh. You have 8 seconds. Okay. Huwag mong madaliin. Yeah. That's right. Lalo na pag, ayun, sabi niya rin niya, matuto kayong kumuha ng momentum. Kasi usually, ang titigil ng momentum or nagtatry tumigil ng momentum is yung coach ng kalaban. Yeah. That's because right. They want to break it, di ba? Kapag tuloy-tuloy ka na nagsiserve, mayroon biglang magta-time out. Timeout nila. Correct, correct. But for them, sila na yung pumipigil ang momentum nila. Yung minapadali yung serve, minapadali yung receive. And it makes it a lot easier for their opponents yes. to take sets. Dito. 22-17 in favor of Mapua. 3 points away from a big bounce-back performance are the Lady Cardinals. Lute. To Razonable, 23-17. Oh, reminding her, wala pa po talag si Kiyo. Tara, manalo. Back as a middle blocker. Full time na.
for Coach Aying. Perses. Perses goes long. Jack goes out. AAC has another chance to mount a comeback. Could be the final one of the match. Yes. If medyo nakakakaba mag-serve pag mga gantong moments. Uh-huh. Yeah. Magalona! So that was an ace for Magalona! Her second one in this match. What nerves daw? Again, that's a middle blocker, Jessica. Yes. And alam mo, pinakita mo, pinanood lang nung receivers eh. Yeah. That's why the coaches then laging nare-remind ah, na sundan mo yung bola. Correct, hanggat correct. Di pa lumalabas yan, hindi ka sure na lalagpas yan sa kunin court. Mo. Kunin mo. Oo. Sundan mo. Guzman. Magalona. Umabas! Oh, that's too strong. And it is match point. Mapua Lady Cardinals. 24-19. Ladies and gentlemen, Mapua. Guzman, now serving. Trying to get back on the winning track. And they're on the brink. Like out. Yeah. Mapuna though. So AAC is giving a breather. Medyo minadali niya rin yung serve niya. Diretso sa net. But no room for errors if you're EAC. Wow. Ito yung nerve-wracking talaga na service. Match point ang kalaban and you're the one to serve. And it comes from their setter, George Lute. Tanda nung serve. Finisher denied. Ooh. Oh, that was a lift. So, EAC saves 2 match points. They're so in this. That was a lift, yeah. Coach Rod on your screens. Lute. Manarang, can they end this? No, not yet. Oh! Oh, no! Wow! EAC unable to get to the ball. Mapua will take the win! Look at the sequence, Jessica. That was the up. Lute to Mama Sanet. Oh. Yeah, that was nobody for the follow-up for the third ball. There were 3 people there though. Yeah. Tatlong tao yung malapit sa bola, but nobody took the initiative to get the ball across sa kalaban nila. And that's gonna be heartbreaking for the Lady Generals and for Coach Rod. We'll see na talaga sa game that we'll see sa training nila. Papahirapan sila sa training for sure. Oo, abangan na nila yan. Yes. Pero Mapua with a bounce back performance here. They're back to their winning ways.